Hindi ikinatuwa ni PNP Chief Archie Gamboa ang pagharap sa media ni Lieutenant Colonel Jovie Espinido nang walang paalam. Kanina, nagligpit ng gamit sa opisina si Espinido matapos sibakin dahil napasama sa drug watch list. At yan naman po ang tinutukan ni Chino Gaston. Ang holster ng kanyang baril at iba't ibang bersyon ng mga Biblia ang unang niligpit ni Police Lieutenant Colonel Jovie Espinido nang sadyain namin siya sa iiwan niyang opisina. Tinanggal si Espinido bilang Police Deputy Director for Operations ng Bacolod City matapos siyang masama sa mahigit 300 pulis na nasa drug watch list. Ilang beses nang sinabi ni Espinido na paninira lang ito sa kanya matapos sa mga matagumpay daw na drug operations sa Leyte at Uzamis. Kinwestiyon din niya ang pagsama sa kanya sa listahang hindi naman daw kumpirmado. Sino ang responsible person at ano ang katibayan niya na ilagay ako sa lista? Yun ang hanapin natin sana. Alam ko kasi yung intelligence process na validation, pagtanggap, validate mo sino, anong credibility ng tao pinanggalingan ng information. Si DILG Secretary Eduardo Anyo ang kumumpirma na kasama si Espinido sa drug watch list. Pero for validation pa raw ito dahil taong 2016 pa ito. Sabi naman ni Espinido, 2017 pa raw may exclusion order na siya mula sa Region 8 Police na pirmado pa ng National Intelligence Coordinating Agency. Pero hindi raw ito naaksyonan. Hindi siya nagbigay ng pangalan pero baka raw may gustong manira sa kanya. Sa maliit lang na paghuli natin, revelation lumabas na may mga barangay officials na involved at saka police at saka PDEA. Sinabi ko yung PDEA din. Pero yun nga, ang pangalan, wag lang muna. Sa kabila ng paliwanag, di binawi ang pagtanggal sa pwesto kay Espinido. Floating status siya sa Police Regional Office 6 sa Iloilo habang under investigation. Ang liderato naman ng PNP, hindi natuwa sa walang paalam na pagharap ni Espinido sa media. That's a general, general instruction, no? Sabi ko nga, as a matter of fact, we're coming in with a social media protocols for PNP personnel, no? Because you have to resort to your own, our own internal mechanism. So why Espinido? That's why I will deal with him internally. Maghingi ako ng sorry sa lahat ng mga officers ko, no? Na ako nagsalita ngayon. Intindihin niyo naman ako, sir. Ma'am, intindihin niyo naman ako na pangalan ko na. Hindi naman ako nagsabi na ang PNP masama. Ayon pa kay Espinido, sumailalim siya sa lifestyle check at pinuntahan ng mga investigador ang kanyang bahay sa Isabel Leyte at kinausap din ang kanyang pamilya. Mula Bacolod City, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.